Magandang buhay sa'yo. Ito po si Tansan TV. Salamat pala sa iyong pagpasyal, pagbisita sa aking channel. At sa video na ito, kung ikaw pa ay bago, hit mo na yung subscribe dyan at yung notification bell para naman ma-notify ka kung mayroon akong mga bagong upload na video. Katansan, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang natagpuan ng NASA sa Kalawakan. Ito ang Golden Asteroids. Ang Golden Asteroids po raw na ito ay maaaring gawing isang bilyonaryo ang bawat isa dito sa buong mundo. Tama ka, kaibigan. Ang iyong narinig ay galing mismo sa NASA na pwede tayong bigyan ng pera. Nagkakahalaga ito ng bilyong piso. Pero katansan, kung ikaw ay may hawak na ganito kalaking pera, ano nga bang iyong gagawin? Isa dapat na gagawin mo ay mag-ipon ka, bumili ka ng mga investments, magnegosyo ka, magtabi at mag-ipon upang sa mga susunod na panahon ay mayroon kang ilalabas kung ikaw ay nangangailangan. Katansan, ito po ang nakita ng NASA sa labas ng mundo. At ang NASA po ay nagtungo sa gininto ang asteroid na maaring gawing isang bilyonaryo ang bawat isa sa mundo. Tinitingnan po ngayon ng NASA ang isang kalapit na asteroid na naglalaman ng sapat na ginto upang gawing bilyonaryo ang bawat isa sa lupa. Ito po ay tinawag nilang Psyche-16. Tamang iyong narinig, mayroon ngang ginto sa labas ng daigdig. Ito po ay matatagpuan sa pagitan ng mga orbit ng Mars at Jupiter. Alam nyo ba katansan na ang natagpuan po nilang asteroid na ito ay gawa po sa solidong metal? Ginto, platinum, bakal at nickel. Sa kabuuan po nito, tinatayang bawat iba't ibang metal ng Psyche-16 ay nagkakalaga po ng isang malaking halaga. 10,000 quadrillion US dollar. Na nangangahulugan, kapag yun po ay dinala po nila sa Earth, ang Psyche-16, ay masisira po nito ang presyo ng bilihin at maging sanhi ng pagbagsak ng ekonomiya ng mundo na nagkakalaga ng 75.5 trillion na US dollar. Ang sabi po ng NASA, sila po ay naglulungsad ng isang misyon upang siyasatin ang asteroid sa 2022. Tinawag po nila itong Discovery Mission na makakarating ito sa Psyche-16 bandang taong 2026. Ngunit ang pagbabalik ng isang asteroid ng halagang ito ay maaaring ganap na matanggal ang ating pandaigdigang ekonomiya. Pero ito po ay magandang balita sa mga bawat tao. Dahil magkakaroon ka at makakahawak ka ng bilyong piso sa iyong mga kamay. Sa kasamaang palad, ang ahensya sa kalawakan ay naglalakbay para sa mga layuning pang-agham at hindi nagpaplano sa pagsasagawa ng anumang pagmimina. Ang Psyche-16 po ay isang marahas na isusugal po ng NASA ang nagmimina sa Psyche-16 na sinusuportahan po ng mga malalaking celebs. Sila rin po ay naghahanda para sa isang pagmamadali sa ginto matapos na gawing legal ang pagmamay-ari ng asteroid noong 2015. Matagal ng trabaho ang pagmimina. Ngunit bago sa ating pandinig, ang pagmimina ng ginto sa labas ng mundo. Akala lang natin ang pagmimina ay sa lupa, sa mga bundok, o sa labas ng bundok. Pero mayroon din po palang pagmimina sa labas ng daigdig.
Ang pagmimina po na ito ay unti-unti pong sinisimulan ng NASA. At ang pagmimina po ng ginto sa labas po ng daigdig ay hindi po ganoon kadali. Napakahirap at marami pong daraan ng proseso ang pagmimina nila sa labas. Ng mundo. Ang pagmimina po sa labas ng mundo o sa kalawakan ay hindi po ito basta biro-birong trabaho. Katansan, kung ikaw ba ay kukuning empleyado ng NASA at kukunin ka niyang minero ng ginto sa labas ng mundo, tatanggapin mo ba ito o hindi? Comment ka lang sa comment section kung tatanggapin mo ba ito o hindi. Ang mga deep space industries at planetary resources, ang bawat isa po'y nakatingin sa 2011 UW number 158 asteroid na doble ang laki ng Tower of London at nagkakalaga naman po ito ng 5.7 trillion US dollar. Ito po ang golden asteroid sa labas ng ating mundo. Imaginin mo na lang, katansan, kung ito po'y nakuha ng NASA at kung nakuha man po nila ito, tayo po'y magiging ganap na mga bilyonaryo. At kung ito man ay kanilang gagawin, maraming salamat. Dahil lang bawat isa po sa atin ay magkakaroon po ng kanya-kanyang mga pera. Sa panahon po na ito, kailangan po ng bawat tao ang pera na sinasabi ng NASA. Na kung ito man po ay kanilang makukuha sa kanilang pagmimina sa labas ng daigdig, ay malaking tulong at napakagandang tulong po ito sa mga tao sa daigdig. Dahil hindi po sapat ang kinikita ng mga bawat tao sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Ngunit kung ito naman po ay magiging totoo, napakaganda. Maraming salamat sa iyo, Katansan, sa iyong pakikinig na naman at panonood ng aking new video. Katansan, kung ikaw pa lang ay bago sa aking channel, mag-subscribe ka na. At ako rin po ay nagpapasalamat sa mga nag-support sa aking mga videos. Patuloy po na sumusubaybay, nagda-like at nagsishare po. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. I-shout out ko lang po ang aking mga kaibigan na tumutulong at patuloy na nagsusupport sa aking channel. Ayan po sila: Johanna Faith Banyes, Christine Villamin, sila Ami Ano, James Abdon, at marami pa pong iba. Marami pong salamat sa inyong pag-support sa aking channel. At kung ikaw ay bago, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako. This is Tansan TV. Marami pong salamat. God bless us all.